malakas na hangin at pabugso-bugsong pag-ulan ang naramdaman kagabi sa Bataan sa pagdaan ng Baguio-Dante. Bumagsak ang mga sanga ng puno at nawalan din ang supply ng kuryente. Pagsapit ng umaga, nagsiuwian na rin ang mga lumikas na mga pamilya sa mga bayan ng Oriol at Mariveles. Pero sa Matabungkay, sa Lian, Batangas, problemado si Nanay Nacy na may tatlong maliliit na anak dahil dinurog ng Bagyong Dante ang kanilang bahay. Pilit na itinatayo ng kanyang asawa ang kanilang bahay mula sa mga napulot pang bahagi nito. Kaliliit ang puhon po ng mga anak ko eh. Wala naman po kami dumapuntahan. Isang kahit isang tungkalang din po mga tao. Sana po sir matulungan niyo po kami. Ayon sa kapitan ng barangay, nasa 20 bahay ang nawasak. Nasira rin ang mga balsa na pinagkukunan ng kabuhayan ng mga residente, lalo na ngayong nagbukas na muli ang turismo ng bayan ng Lian. Iyan po yung source of income po ng mga kabarangay ko po. So pag nasira po yan at hindi po agad napagawa ay wala po silang ibang pagkukunan. Sa Balayan, Batangas naman, sumadsad ang mga barko at mga tugboat na may hatak na barge dahil sa malakas na alon. Tatlong bangka rin ang nasira at ang iba ay tuluyan ng lumubog sa barangay Paligpikan nang tamaan din ng tugboat. Pero ang mas ikinababahala ng mga residente ay ang 2 dambuhalang barko na sumadsad noong pambagyong Kinta noong nakaraang taon. Natatakot din po ang aming mga mangingista dahil nang halos sila nga ay sumasalpok dyan. Balik na naman ang biyahe ng mga barko sa Batangas Port patungong Mindoro. Maaga pa lamang kanina, mahaba na ang pila ng mga sasakyan papasok ng pier. Nagbalik na rin ang operasyon ng biyahe ng mga barko sa Matnog Port sa Sorsogon. Sa Kalubian, Leyte, umabot sa lampas tao ang baha sa ilang lugar. May mga hayop na nalunod at nasira rin ang ginagawang tulay sa barangay Cocoy Romualdez. Nagkaroon din ng landslide sa isang paaralan. Ayon sa Leyte PDRRMO, isang 51 taong gulang na lalaki at isang 8 taong gulang na batang lalaki ang nasawi sa pagkalunod habang nawawala ang 1 taong gulang na bata. Nasira naman ang kalsada sa barangay Kabilisan sa Daramsamar. Apektado rin ang ilang mga bahay. 100 individual din ang inilika sa iba't ibang barangay sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro dahil sa pagbaha. Nakaranas din ang pagbaha ang Lubang Island. Ayon kay Mayor Michael Orayani, 20 residente ang inilikas. Humupa na rin ang baha. Dennis Datu, ABS-CBN News.